Oh, hoy! Ang cinematography lang naman, Diyos mio. Ang ganda ng lugar, grabe. Ano ba naman kayo? Ha? Ayan. Pagsitino nga kayo. Ang... Lalaking lalaki sa umastay, sigla. Sarap pag-umpugin itong dalawang tayo. Hello guys, morning or good evening. Yes, we are back to reacting to Maria Clara at Ibarra. Episode 38 na tayo. Yes! 1, 2, 3. Bakit mo binabasa yan? Napaisip ko kasi ako sa sinabi ni Clay. Maganda raw ho na nakakapagbasa ng mga iba pa bukod sa mga relihiyosong libro. Huwag ka nga makikinig dyan sa tukayo mo na nagdudulong-dunungan. Hindi tayo ganong uri ng babae. Kaya Lord ha, tulungan mo ko. I-lead mo ko sa tamang daan. Lailo mo na, baka imbis na makaalis ako dito, garote ang bagsak ko dahil sa bidabidang bibig ko. Nagkakilala na ba tayo? Pamilyar ang iyong team? Hindi pa ho. Estas sigura? Opo, padre. Eh, hindi po ako taga dito. Sabi mo, Lailo muna, di ba? Sino namang nakakabangka mo eh. Ay, sorry. Paumanhin. Ingat ka, Binibini. Ano ho ba nangyari sa inyo? Sinalubong ako ng mga tulisanes. Akil demonyo, may atako de repente. Que barbaridad. Pero por qué? Ah! Sinvergüenza! Talaga bang nananadya kayong mga Indio? Kanya kayo isang tamba kayong mga mamang! Estupidos! Por cierto, naisyo po bang ipaalam ko kay Maria Clara tungkol sa pagdating mo? De momento, no. Ako rin pala ay nagpunta rito para aniyahan kayo sa aming lupain sa gubat bukas. Nais ko rin ipaalam sa inyong lahat na magiging katuwang ko sa pagiging punong abala bukas ay walang iba kundi si Maria Clara. Malugod kong tinatanggap. Buenos dias. Padre. Ayan na. Kasabi ng mga ano, mga diablo. Padre. Padre. Aking binubusisi ang paghahanda sa fiesta ng napadaan ako sa tapat ng iyong tahanan. Bakit ho, Padre? May problema ho ba sa aming disenyo sa labas? wala naman. Wala namang problema. Nais ko lang iabot sa iyo ito. Para yan sa iyong magdalena. Siguradong magiging bukod-tangi ang iyong magdalena sa dadating na prosesyon ng piyesta. Muchas gracias, Padre. Saluhan niyo na ho kami. Andeng, maglagay pa ng isang plato, por favor. Ah, gracias, gracias, gracias. Siguradong masarap ang inyong handa at ako'y nagugutom na dahil buong araw akong hindi kumain. Nagbabait-baitan ka, minayupak ka. Kihingil ako sa'yo. Ay, nag-giveaway si Ibarra. Kasi kanina nasa gitna siya. Tapos nung dumating si Sally, siya na yung nasa ano. So parang symbol of power din yung kung sino nasa gitna. Ganun pala yun. Nabalitaan ko ang nangyari sa pagtitipon kagabi. Sayang at hindi ako nakadalo. Paano niyo ho nabalitaan, Padre? Hindi na importante yun, Maria. Alam mo naman ang bayan na ito. Mabilis kumalat ang balita. Lalo na gawa ng surpresang awit-hatid ng mga batang nagtitinda ng kandila. Chismoso. Sana nga ay naroon kayo nang marinig nyo ang kanilang malanghel na tinig. Sana nga. Ngunit ako'y nagimbal sa pangkukulam raw ng inyong bagong katulong para kay Kapitan Basil. Wow, fake news. Ang bilis ha. Kulam talaga. Nagkamali yata ang nagbalita sa inyo, Padre. Dahil hindi kulam, kundi kalawakan ng pag-iisip ang meron ng dalaga. Katunayan ay parang doktor na iniligtas ni Miss Clay ang buhay ni Kapitan Basilio. Si Jama Miss Clay.
tila maraming kaalaman at karunungan ang mutsatsang ito. Nais ko siyang makilala. Ahora mismo. Hello? Andeng, mangyari lamang napakitawag si Clyde dahil nais siya kamang makausap ng kura. Opo, senyora. Malalaman na siya talaga dito. Oh my gosh. Hala, grabe. Pinapatawag ka sa komedor. Ay, naku. Pasensya ka na. Sumasakit kasi yung tiyan ko. Lalagnat ako. Mabilis mag-isip. Hindi naman. Bigla lang humilab yung tiyan ko eh. Parang may nakain akong panis. Oo. Kailangan ko naman maglaylo. Ako po yung nilalapitan ng gulo. Ano ka mo? Banyo. Kailangan ko mag-banyo. Nag-side comment pa talaga, sir. O sige, ipapaalam ko na lang sa senyora. Sige, salamat. Mabilis mag-isip si Clyde. Mapapahamak talaga siya pag nakita siya, for sure. Baka matandaan yung senyora, si sumama po ang tiyan ni Clay. Ganun ba? Ayos naman ba siya? Pinagpahinga ko na lamang po muna. Sisilipin ko muna siya. Baka ko na mapano yun eh. Hindi school pin eh. Ay, hindi na bali, senyora. Hindi na po bali. Sa susunod na lamang. Nasaan na siya? Bakit ka nga pala naparito, Ibarra? Hindi ba ikaw ay abala sa pinapatayo mong eskwela? Ako ay nagsadya rito upang anyayahan si Maria Clara sa gubat bukas. Ang aking kasintahan ang aking magiging katuwang na magiging punong abala sa salo-salo. Sa gubat? Bakit naman kayo pupunta doon? Nais ko lang sanang bisitahin ang lupain ng aking ama. Kaya tinimbitahan ko ang aking mga malalapit na kaibigan, pati na rin ang mga magiging parokyano sa aming eskwela. Kung gayoy, bakit hindi naman ako naimbita? Hindi man tayo malapit na magkaibigan, ngunit nais kong suportahan ang pagpapatayo mo ng eskwela. Last. Tama bang pagkakarinig ko, Padre? Bakit tila hindi ka makapaniwala? Kung hindi ako nagkasakit kagabi, malamang isa ako sa sumuporta sa iyo ng hapunan. Grabe, ipokrito tong kung gayon ay labis kong kinagagalak ang inyong pagtangkilik, maaaring pag-usapan na lamang natin sa susunod ang inyong mga plano kung paano matutulungan ang eskwela. Bakit hindi bukas sa salo-salo? Pupunta siya. Hello. Hindi ba't may misa kayo bukas, Padre? Tama, senyorita. Bueno, salamat sa imbitasyon. Hindi susubukan ko sumunod pagkatapos. Ay, makapalang mukha. Kung gayon ay ipagdarasal namin na sana'y makarating kayo sa aming munting salo-salo bukas. Oh my gosh. Gracias. Inimbitan niyo yung sarili niya, kapal ng mukha. Kaya kumakalat yung sumpa sa ano niya, eye bags niya eh. Kagaya ng papakalat nila ng chismis. Nagigigil si Ibarra, pati si Maria Clara kanina. Muchas gracias sa masarap na pananghalian. Manyak. Oh my gosh. Tayo na po. Amos. Talagang ginano niya yung kama niya kay Maria Clara para mag-ano sa kanya naman. Di ba talaga siya makatingin sa akin? Nakita ko nga. Kung ngayon ay hindi na dapat natin siya inimbitahan,
Natatakot ako sa kanya. Ngunit hindi ko siya inibitahan, mahal ko. Siya lamang ang gustong sumama. Hindi ko naman mabawi ang imbitasyon at baka kung ano naman ang masabi niya. Invite yourself ang peg, ganun. Basta kinakabahan talaga ako. Kahit binanggit niya ang kanyang pagsuporta sa eskwela, eh, hindi ko hayaang may gawin siya sa'yo. Subukan niya lang at ako ang makakaaway niya. Oo, masin. Hindi ko hayaang sirain niya ang ating pagtitipon bukas. Ha? Pag kami nakapasok sa portal talaga, humandayang salbi ng inayupak na yan. Bueno, ako'y umaasa sa matagumpay na pagpaplano sa mga magaganap sa pagsasalo natin bukas. Gagi. Ako lang ba? O kinikilig talaga ay, kayo? Marami na akong mga naiisip. Ang galing mula nila. Sa mga handa, sa mga awitan, sa mga palaro. At maaari mo rin tanongin si Binibini Clay tungkol sa mga ideya. Tiyak kong marami siyang may tutulong sa iyo. Kung magiging mabuti ang kanyang kalagayan para makasama siya bukas, hindi ba't meron siyang bigla ang iniintang sakit? Tiyak kong mahihigitan ng kanyang lakas na loob at talino kung ano man ang kasalukuyan niyang dinaramdam. Ginawa pa niyang punong abala ang aking klarita sa makamundo niyang salo-salo sa gubat. Kung alam lang nila na nandito ka na, Padre, malamang naimbitahan rin kayo. De hecho, may an imbitado. Ngunit ako'y magiging abala sa mga gawain ng simbahan. Kailangan pa rin ng reverensya roon. Kung hindi lang ganito ang kalagayan ko, ako mismo ang pupunta ron. Isipin mo na lang. Sino ang magiging sugo ng Diyos sa salo-salong yun ni Crisostomo? Dime. A ver. Está siguro, Padre? Ngunit ayoko naman maramdaman ninyo na tinatangkilig ko ang mga hangarin ng anak ni Don Rafael. Gusto ko pa rin bantayan mo si Maria Clara. Dahil baka hindi lang ang puso niya linalaso ng lalaking yun kung hindi ang kanyang isipan. Si Isilokiri, Padre. So makikigulo talaga siya doon. Makikisali siya doon. Hindi naman siya invited. Sarap pagkumpugin itong dalawang ito. Oo eh. Humila bigla yung dyan ko. Pero ayos na ako ngayon. Ay, Provesita. Sigurado ka ba? Dahil kung may sakit ka ay maaaring dito ka na lamang magpahinga sa bahay. Hindi naman kita pipiliting sumama sa amin ni Crisostomo sa aming salo-salo sa lawa at gubat. Lawa? May swimming park. Lalamoy habang nagkakasiyahan? Bakit hindi ka marunong lumangoy? O takot ka sa tubig? Hindi naman. Marunong naman akong lumangoy kahit papano. Mabilis lang ako mahilo sa bangka. Sayang naman. Mangingisda sana tayo. At mamamangka papunta doon sa gubat kung saan ang salo-salo. Kung ngayon na hindi ka makakasama at baka mahilo ka pa. Parang ayaw mo naman talaga akong isami. Nakakaabala na naman ba ako? Ay, hindi. Nag-aalala lamang ako sa'yo at sa iyong kalagayan. Bakit ko naman hindi gugustuhin na naandun ka? Inaasahan ni Crisostomo ang kahangahangang kaibigan ng babae. Nakakatulad niya ay matalino, matatas, maraming abilidad.
kumpara sa karaniwang babae. Di naman masyado. Ay, umiiros lang ako sa mga ganap. Alam mo na, magagalit na naman yung isang kababaihan ng bayang ito. Tsaka, sa totoo lang, sa lahat ng tao dito, ayokong mabigo o mapahiya ko na naman kayo ni Sir Ibarra. Anong lalo ka na? Ikaw, na kumukup-kup at nagtitiis sa akin ngayon. Grateful naman pala siya. Patawad. Alam ko, minsan matigas talaga yung ulo ko. Pero nakikita ko naman ang sinusubukan mo kong intindihin. Sadyang nahihirapan ka lang talaga kasi nga kakaiba ako dito sa panahon. Sa lugar niya. Sige na nga, sumama ka na. Kakailanganin namin ni Crisostomo ng tulong dahil siya ang aking katuwang sa pagiging punong abala sa pagtitipon. Eh, mabilis nga akong mahilo sa bangka. Iniisip ko kasi yung mga bisita eh. Yung mga kaibigan mo. Imbitado rin ba si Kapitan Basilio? Ayos lang ba sa kanya na may kasama kang mangkukulan? Aminin ko na natatakot pa rin ako sa mga pwede mong ikilos. Pero mas mapapanatag ako na naandun ka. Kung kailangan ko lang na ipaliwanag sa kanila ang iyong galing at ang iyong kabutihan na nakikita sa'yo ni Crisostomo ay gagawin ko. Para hindi ka husgahan ng mga tao. Ang bait ni Mara Clara. Maunawain siya. Salamat. Sige na, sige na. Hanapin ko yung balanse ko sa bangka para di ako mahilo. At pangako. Magpapakatino ako bukas. Sa muli nating pagkikita, bukas. Galing nila dalawa magganap sa mga roles nila, grabe. Sobrang kapanipaniwala kasi natural lang eh. Natural siya tingnan. Bakit ba parang big deal sa kanila yung mangyayari bukas? Nasa nobela din ba ang mangyayari sa Lawa at Kubat? Hindi ko rin alam. Hindi ko ba nababasa eh. Oh my gosh! Yung song ni Julie, yung yung background. Ang ganda ng mga suot nila, no? Wow! Hoy! Ang cinematography lang naman, Diyos mio. Ang ganda! Ganda pa ng music. Parang movie lang, diba? Oo, ang gaganda ng mga main girls. At ang bangka, ang sosyal ah. May mga bulaklak-bulaklak tsaka kulay. Andeng! Halina kayo dito! Ay! Yung barong may anong tawag dyan? Yung parang scarf? Ah! Nagbas sila! Ay! Esa akila, bruja. See you, otra vez. See you, una chica muy rara. Very much, esposa. O, diba? Super Spanish sila. Maraming lamok sa bandarian. Baka kayo ipapakin.
pinaringgan sila. Ah, may kakampi si Clay. Ganda ni Marapa. Amigas, Hoy Hana, gismosa sa kayo. Tama na. Ah. Ipinaliwanag ko na sa inyo ang asta ni Clay noong isang gabi. Bigyan niyo siya ng pagkakataon katulad ng ginagawa ko. Si Tia Isabel, parang ayaw niya pa. Pang-chismas din pala talaga yung pamaypay. Sumasangayan sa atin. Paniguradong puno ng kasiyahan ng araw na ito. Lalo na't sa lahat ng pagtulong mo, Maria. Por supuesto, Crisostomo. Ang ganda ng scarf. Wala, si Elias. Ayan na, kakita lang ng mga gwapo eh. Chismis na na. Alala, makuha kayo sa tingin ni Tia Isabel. Sige kayo. Bueno, ituloy na natin ang kasiyahan. Kung tayo kumpleto na, maaari na tayong sumakay ng bangka. Kinikilig ako dahil nag-match yung ano. Paasahan tayo ng ating mga panauhin sa gubat. Yung suot ni Clyde tsaka ni Fidel. Ay, ang sosyal na mga suot. Espanen, por favor! Ayan na. No, si Kapitan. Kapitan Ibarra. Sina? Ibarra. Wala. Kaya bihan ka sa isaki. Ito na nga ba yung kinakatakot ko eh. Clyde, kumalma ka. Iwas muna sa gulo. Behave. Ay, nasa likod siya ni Fidel. Kapitan Basilio, Kapitan na. Salamat po sa inyo sa pagtanggap para sa aming imbitasyon. Ibarra yung sinabi ko. Kapitan Basilio. Ang ganda nito, grabe. Yung mga banderitas pa, oh. Nung pinaplano pa lang ng iyong ama ang pangarap niyang eskwela, hindi na ako sangayon. Ngayon, hindi pa rin ako sangayon sa eskwela mo para sa mga Indio, lalo na sa mga India. Ngunit, narinig ko kay Sinang na nakakalap ka ng suporta sa kabila ng nangyari sa akin. Gusto ko rin tumaya, tulad ng iba. Whoa. Malay mo, mapatunayan mong ako'y nagkamali. Kung gayon ay tinatanggap ko ng malugod ang inyong hamon at pinapangako ko sa inyo na magiging matagumpay ang aking eskwela, Kapitan Basilio. Bueno, sayang naman ang aking yaman kung hindi ko ibabahagi sa mga kapuspalad. Medyo mayabang yung dating ha, pero okay. Agos pasadas. Ituloy na natin ang pagtitipon. Sigurado kong ikatutuwahan ninyo ang mga susunod naming surpresa ni Don Crisostomo. Vamos todos? Affluent ni ano? Maria Clara. Vamos. Ang ganda ng suot nila, yung may scarf yung mga lalaki. Ang ganda tingnan. Yan si Elias. Mga amiga. Hoy. Tingnan ninyo ang peloto. Ay, que chico! Hermoso! Aba! Si Antuna, neneng. Sige, sino ka dyan, Jennifer? Ang aharot nyo? Ano ba naman kayo? Ha? Pag si tinunga kayo, ang lilikot ninyo. Hindi yung gawain ng mga mabubuting babae. Patensya, tiya. Hala, sige na. Ganyan pala maglandi yung mga ano dati, babae. Aba, may pa-holding hands kayo dyan, no? Maraming salamat, Ginoo. Ay, taray. Pademure. Gandang araw, senyorita. Grabe yung tubig, guys. Magandang araw sa inyo, senyor. Magandang araw din sa iyo, Ginoo. Kilala siya ni Ibarra. Naibalita ko na po ito sa kura at inutos niyang ipaalam ko rin sa inyo. Ay pag-ugnayan na rin po ako sa kartel tungkol sa paglalapastangan na ginawa sa inyo, Padre. Anong nakalap mo? Tinutugis na ba ang tulisan na yon? Wari po nila ng lalaking sumalakay sa inyo ay siya ring nagtulak sa Alferez sa Putikan noong Setyembre, Padre. Barbaridad. Batid po nila na maaari itong isang dayo sa ating bayan.
isang lalaki na ilang buwan pa lamang nakakarating sa ating bayan. At may reputasyon po itong nananakit ng mga pare, mayayaman at mga otoridades sa mga karating bayan. Napag-alaman na ba kung ano ang pangalan ng banditong yan? Ang pangalan po ng lalaki ay Elias. Tiga, kilala ba? Ang ganda ng lugar, grabe. Matching talaga sila ng suit ni ano, Fidel. Meant to be your. Lalaki-lalaki siya umastay sigla. Ano ba? Magtutuos sila ulit siguro. Oh my gosh. Nakabana ko ah. Tapos na. Maiiba kaya ang mangyayari bukas? Ito nga sinabi ng aking katukayo. May hiluhin nga siya. Mabuti nga tinaalalayan siya ni Fidel. Bakit ngayon lamang kita nakita rito, Ginoo? Ikaw pa rin pala? May tuturo ka ba sa akin? Buhaya! Senyor! Senyor, anong gagawin mo? Si Lolong andyan. Amigo! Amigo! Jesus! Jesus! Ano? Si Iba! Kinilibutan ako dun! Anakin ng buhaya! Oh my gosh! Oh, another, ano, trait ni Ibarra na kanais-nais, di ba? Matapang, tsaka may ano siya, may concern siya sa mga tao. Hindi ko alam sino yung unang lumusong sa tubig eh. Pero ayun, maganda yon. And kaabang-abang na naman bukas, guys, ay abangan natin kung paano makikilala ni Damaso si Elias. Or kung may mga mangyayari bang hindi maganda, kinakabahan ako. And baka magmoment si ano dito, si Clyde at si Fidel. Kasi diba, natutuwa ako dun sa nagmatch sila. Although alam ko hindi sila nag-usap dito sa istorya siguro. Hindi sila nag-usap kung ano susotin nila. Tapos biglang nagmatch na lang. So parang, wait lang. Parang si Tadhana na talaga nagsasabi. And, nakakatawa yung mga girls. Mga maharot yarn. Hoy, Hannah, Jennifer, ha, kayo, ha. Ang gagaling nyo, ha. In fairness. And alam nyo, guys, gusto kong sabihin talaga to. Ang galing ni Tia Isabel. Yung acting niya talaga, on point. Sobrang ganyan na ganyan dapat yung mga strictang mga Tia. Tapos, conservative. Kuwang-kuha niya. Grabe ang galing nila dito. And, Elias, grabe yung expectation ko sa'yo. Hindi pa kita nakita na ano eh, na mag-acting ng, alam mo yun, ng mataas yung level. Kasi hindi man ako nanonood talaga ng TV dati, lalo sa GMA kasi wala nga signal sa amin. Pero ngayon, is the time for you to shine. Alam ko, magaling ka kasi marami akong narinig sa mga subscribers din natin. So maraming salamat. Speaking of subscribers pala, shoutout sa mga OFWs, mga friends natin dyan. From Saudi, Qatar, meron pang taga-Kuwait, may mga taga-Canada pa, may Hong Kong, Singapore, guys. Mahal na mahal ko kayo, guys. Thank you so much for your support and for always watching my videos. And of course, yung mga admins ng Divas of the Kingdom na group chat. Hi sa inyo, guys. And also, yung mga tao doon sa group chat. Sa maraming salamat sa inyo, guys. And ayun na nga. Thank you so much once again. And I hope to see all of you guys in my next video tomorrow. Bye.